What's up sa inyo lahat? This is Yung Bayan. Pasensya na at ngayon lang ulit nakapag-upload dahil medyo sumasakit ang ipin ko ngayon. Hanggang ngayon, sumasakit pa naman siya. Pero tuloy pa rin tayo sa pag-upload at pagturo sa inyo ng mga ganitong klaseng tutorial. So simulan na kagad natin itong tutorial natin na Hanggang Tingin by Kyle Rafael. Ang unang chord natin ay itong G sharp major 7 na pinuha natin dito sa higher fret. Pakinggan nyo na lang at sundan nyo yung chord chart dyan sa screen, no? Next ay itong G minor 7 flat 5. So, 10, 11, 10, 11. So, yan. Ang binabanggit ko yung number ng fret, guys. And next chord ay itong F minor 7. Sunod sa chord na yan ay itong C 7 flat 13. Na nakamute yung fifth string, guys. Tapos meron tayong C sharp major 7. Yan. Again, mute ulit yung fifth string. Tapos itong C sharp minor 6. So basically, para lang siyang C 7 flat 13, guys. Na minove natin itong 6th string. Para mas madali, i-bar nyo itong index finger yun dyan. Mula sa 4th string. Yan. Tapos, lagay nyo itong middle finger, 6th string, 9th fret, then 3rd and 2nd string sa 9th fret lang din, guys. Yan. So, yan yung mga chord natin sa intro. So, pag-linay natin. So, ganun yung basic. Pero sa akin, kasi ganito yung playing style ko dito para sa intro niya. So, di ba mas accurate siya, no? So, ang gagawin nyo doon, yan. So, di-play natin yung 5th, 4th, 3rd, tapos i-hammer natin yung second string. Tapos, yan, play natin yung first string, no? Kailangan mag-ring siya. So, ulit natin. Yan. Tapos, move na tayo sa next chord. Yan. Basic lang yon, downstroke lang. Tapos, dito sa F minor 7. 5th, 4th. Yan. Tapos, hammer na naman, second string. Tapos, lagyan nyo ng extended na note. Yan, first string. Ito sa part na to, medyo tricky kasi kailangan nyo i-stretch itong pinky finger nyo. Yan, i-move nyo lang na isang fret. Yan, kasabay na itong bass note na 6 string. So, naka-ano na kayo dyan? C7 flat 13. After nyo ma-play itong dalawang string na yung 6 tsaka yung first string. Yan, lagay nyo itong middle finger dyan sa 3rd string sa 9th fret. Tapos bitawan nyo yung pinky finger. So, bali yung first string. Ito na siya ngayon. Yan, sa 8th fret. So, ulit natin. Tapos, ring finger, 4th string. Yan sa 10th fret. Yan. Pagdating naman dito sa part na to, sa last 2 chords natin, play natin 6th, 4th, 2nd, and 3rd. At same lang din ng backing pattern dito sa C sharp minor 6. Then, last chord. Yan, babalik ulit tayo dito sa unang chord natin. Start natin from the beginning, pero pag-alala lang natin para masundan nyo, no? Let's go. Medyo nagkakamali pa ako, no?
Kasi hindi talaga ako sanay sa fingerstyle at medyo masakit siya sa kamay dahil nasa higher fret siya. Yan. Basta ganun lang yung gagawin nyo. Then after nun, move na tayo sa verse. Dito sa mga verse natin, yung mga chords ay wala namang pagkakaiba, no? Except lang sa plum pattern. So, gawin natin mas madali para mas masundan nyo kagad. So, downstroke ulit. Yan. 5-4-3-2. 5-4-3-2. Then, yan, yung katulad sa intro na may hammer. Yan. Tapos, next chord. 6-4. Second, third. Yan. Same lang din. Yan. Tapos, yan. So, bali 2 times natin i-play yung mga chord na yan. So, kantayin natin. Paano sasabihin sa'yo kung di rin naman ako ang iyong gusto? Di na ba mapapago ang isip mo? Nasa isip Diyos ko. So, after ng verse natin guys, ay move tayo dito sa pre-chorus natin. So, ito yung mga chord progression na A sharp minor 7, yan, bar lang sa 6th fret, mute pip string. Yan, tapos ibababa lang natin, madali lang, D sharp 7, sus 2. Pip string naman ngayon, at 4th string yung naka-mute. Yan. So, hold lang natin yung dalawang chord na yan, so downstroke. Yakap, yakap kita sa panaginip to. Tapos, sa part na to, ganito yung gagawin nyo. Yan. So, madali lang guys. Basta sundan nyo lang ako. So, babalik ulit tayo sa G sharp major 7. Yan. Downstroke lang. Tapos, to itataas nyo lang yung pointer fingers, 6th string. Tapos, play natin yung 3rd string. Tapos, move lang natin yung bass to. 6th string. Yan, tapos 3rd string ulit. Yan lang. Yan, tapos yung last chord na F minor 7 na pinuha lang natin dito sa 13th fret. So, 6th, 4th, 3rd, and 4th yung plumbing pattern natin. So, ulitin natin. Nakadali yung pattern nun guys. Huwag natin pahirapin mga sarili natin. No? Then after nun, move tayo dito sa part na to. Yan. A sharp minor 7 lang din siya guys. Yan. Kay Galera Pael kasi ganito yung ginawa niya. No? Tinaas niya lang dito. Sa 13, 11, 13, and 13. Yan. Pero kung gusto niya mas madali, eh, kunin na lang ulit natin dito sa 6th fret. Bale na kung kaibigan lang. Yan, 2 times yun. Talaga. Then, move tayo dito sa C sharp major 7. Tapos ito na naman na chord, yung C sharp minor 6. Yan. Play natin ng buo itong pre-chorus natin. Simulan natin sa umpisa. Yakap, yakap kita sa panaginip ito, sa paraisong ko ang iyong gusto. Di pala na kung kaibigan lang talaga. Yan. Then, after nun, move tayo dito sa chorus. So, kunin natin yung G sharp major 7 dito naman sa mas mababang fret. So, para mas madali na lang, no? Yan. Tapos, C sharp major 7. Tapos, A sharp minor 7. 2, D sharp 7. Sus 2, 2, D sharp 7, flat 9. Yan. So, ganun lang yung chords natin dyan sa chorus. At ganito ko siya, tinutugtog. Di mo kailangan na maawa sa akin. Hindi tayong kailangan buhin.
yun ang bahala kung paano niya siya tutugtugin dahil wala naman kasi siya specific na pattern, no? Kung gusto niyo na mas madali ay yan, gaya niyo na lang ako. Pluck lang. Then top. After nga ng chorus, guys, ay balik kayo sa verse, sa second verse, same lang ng chord. Tapos, ganun lang din sa pre-chorus, tsaka sa second chorus. So, magkakatulad lang sa lahat ng chord, no? Madali lang yun, hindi na kayo masyadong mahirapan dun. Basta sundan nyo lang yung tinuro ko dun sa first part. After nga ng second chorus, once na na-play nyo siya ng 2 times, yan, 2 times yung lahat ng chord na yun, dyan sa second chorus, ay move kayo sa post-chorus niya. So, ganito yung gagawin nyo. Pasulyap-sulyap lang sa'yo hanggang tingin na lang. Diba? May ganing part siya. So, ang gagawin niya doon, move lang natin ulit yung G sharp major 7 na chord dito sa higher fret. Yan. Tapos, dalawang pasada yon. 1 2. Yan. Kahit ano naman plucking pattern yung gawin niya doon. Tapos C sharp major 7. Mapansin mo. Yan, 2 times ulit. Tapos babalik lang ulit tayo. So, second part. Sabay, lalagyan niyo siya ng strumming. 1, 2, and 3, and 4. Tapos, move kayo dito. So, tataas lang ulit natin yung G sharp major 7. Tapos, strumming. Puro strumming na lang gagawin natin dito. Ito yung third part ng post-chorus natin. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Tapos, lipat. Mapansin mo. Yan, C sharp major 7 lang yun, guys. Tapos may passing chord yun, pagkakarinig ko, itong C minor 7, and so 8, mute 8 and 8. So ulit natin, dito sa third part. Bago ng chord, no? Sa magiging from C minor 7, bababa lang natin ng 2 frets. Yan, balik tayo sa A sharp minor 7. Hanggang tingin na lang tayo. Tapos yung last 2 chord, D sharp 7, no? Yan, to D sharp 7, flat 9. Sa outro, madali lang, guys. So, balik tayo ulit sa G sharp major 7. Yan. Sa unang part, 5th, 4th. Tapos play natin sabay yung 4th and 3rd na may hammer, yung 3rd. Tapos, parang pa-pull up nyo lang. Yan. Parang ganun. So, tapos, B
bass note ulit. Ayan, tapos hammer. Ayan, sulitin natin. Ayan, so, 3 times siya, no? Tapos sa pang-apat, play lang natin yung fifth. Tapos yung fourth and third at the same time. Let's move tayo sa C sharp major 7. Madali lang. Ayan. Tapos, play natin yung 4th and 3rd ulit ng sabay. Diyan sa 10th fret. Ayan, 3 times lang. Tapos, bass note. Ayan. Tapos yung 4th string. Ayan, play ulit natin yung outro.